Ako ay tumakbo bilang isang kandidato para sa Senado. Kahit na ang tingin ko sa sarili ko ay local government official, ang dahilan ko ay dahil nung ako ay local government, ako ay governor, at nakakausap ko ang ating mga buting local government officials, mga ikaw governor, mga mayor, at ay napapag-usapan namin at pinakikinggan namin ang mga diskusyon ng ating mga matataas na official sa Maynila ay napapabanggit namin sa isa't isa at napapansin namin na para yung mga problema ang hinaharap ng mga local government officials na magiging problema na harapin ng ating mga bagong borong chairman, ng ating barangay captain, ng ating mga mayor, eh yung problema ng mga taong bayan eh parang hindi naman natutugunan, hindi naman napapag-usapan ng ating mga matataas na official. Parang sa amin namin ang aming pakiramdam sa local government, eh sabi namin baka yung national government hindi na yata pinapansin ang tunay na problema ng pangkaraniwan ng Pilipino. Kaya hindi ko pagka-tinan sa akin kung ano ang mga aming adhikain, eh makikita rin yung puro basic lang naman ang pinag-uusapan ko. Pinag-uusapan ko, kailangan patibayin ang agrikultura ulit dahil ang karamihan ng Pilipino ay sa agrikultura umaasa sa kanilang hanap buhay. Dapat natin pagandahin ang ating mga eskwelahan at paramihin ang ating schoolroom at saka maestra dahil kulang na kulang na rin. Dahil po, pababa ng pababa ang ginagastos ng ating pamahalaan para sa edukasyon. Kaya naman, kung nga ang totoo ang kasabihan na ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan, eh kung hindi naman natin silang turuan na mabuti, kung hindi sila makapasok sa magandang eskwelahan, kung hindi handa ang ating mga teacher, kung hindi kompleto ang kanilang libro, eh kawawa naman ang Pilipinas dahil hindi na masyadong maganda ang magiging ating kinabukasan. Ang aking ngayon pinag-usapan, ang tinatawag na pandiya sa kalusugan, health insurance. Dahil po ang sa aking pananaw, hindi po tama na merong mamatay na Pilipino dahil wala siyang ipambabayad pambili ng gamot at dahil wala siyang pambayad sa doktor. Sa aking tingin ay dapat lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas ay magbigyan ng health insurance. Dapat kailangan mabigyan sila ng pagkakataon na magpagamot na libre, na makakuha ng gamot na libre. Ito ang dapat natin paglaban para sa ating mga kababayan. Ang malaking problema ngayon na hinaharap dito sa Mindanao at hindi lamang sa Mindanao, ngunit pinakmalala na sitwasyon ay nandito sa Mindanao yung power crisis na tinatawag. Eh, paano nangyari itong power crisis na ito? Hindi naman dapat mangyari ang power crisis dahil alam naman ang gobyerno na pag tumatagal ang panahon, padaming pa malaki ng palaki ang konsumo natin sa elektrisidad. At kahit kung nalaman nila ito, hindi nila nagawan ng remedyo, hindi nila nagawan ng plano at nag-antay hanggang dumating tayo dito sa krisis bago naghanap ng magawa, naghanap ng plano para maayos ito. Hindi lang magagawa taon-taon bago maayos. Kaya ang isang problema na dapat tugunan at dapat pag-usapan ay ang pagdawak ng infrastruktura. Lalo na dito sa Mindanao. Dahil nakikita ko, bawat pasok ko sa Mindanao, bawat biyahe ko dito sa Mindanao, nakikita ko kung gano'ng karami ang maaaring gawin dito sa inyo, dito sa Gensan, galing lang kami, pumunta kami sa Hanggani Province, kung pumikil kami ang mga ito. At kitang-kita na ang daming potential talaga na pwedeng gawin. Ngunit, ang kailangan ayusin ay ang infrastruktura na susuporta sa mga investor, susuporta sa mga itatayong planta, sa mga itatayong negosyo dito sa inyo. Kung sa ngayon, kahit yung kuryente man lamang, ay hindi pa nila nagawa ng solusyon. Kaya yan po ang aking mga adhikain. At alam ko naman po na pagka-kandidato yung maharap sa inyo, lahat naman ang kami kandidato eh, nananako sa inyo, nagsasabi sa inyo ng mga magagandang plano. Eh, tinatanong na lang ito, bakit ika? Bakit eh, kaya ito din, pareho din. Kaya, tumayo pa sa aking tablado, nananako ka rin. Nagbibigay ka rin ng mga magagandang plano. Bakit eh, anong kaibahan mo? Eh, siguro naman po, ako yung pagmamalaki ko. Na pag sinabi ko, na ang problema ng agrikultura ay gagawin natin ng pangarap.
kailangan patibayin, kailangan pagantahin ang sistema ng agrikultura sa Pilipinas, hindi lang po salita yun. Dahil nung ako'y pumasok, governor ng Ilocos Norte, ang produksyon namin ng pagkain ay 60% lamang ng aming konsumo. Kaya nag-i-import din po tayo. Ngunit nung umalis ako, noong 2007, ang produksyon namin ng pagkain ay 300% ng aming konsumo. Kaya pag pinag-usapan mo ang agrikultura at sinasabi kong aayusin natin, hindi lang po salita yan, nagawa na po namin yan sa Ilocos Norte. Kaya pag sinabi natin na kailangan patibayin ang health insurance at bigyan lahat ng Pilipino ng health insurance, magmamalaki ko naman na sa Ilocos Norte, lahat, 100% ng pamilya ng Ilocos Norte ay may health insurance, kaya libre ang gamot, libre ang paggamot sa Ilocos Norte. Kaya po din natin gawin yan sa buong Pilipinas, nagawa na po namin sa Ilocos Norte. Kahit na itong power crisis, alam niyo po, hindi ko alam kung nabalitaan ka dito, kung dun sa amin sa Ilocos Norte, meron pa kayong may malalaking LEC dun sa Bangi, yung isang bayan namin. Hindi po yung electric pan na malalaki dahil mahilig talaga sa Ilocos Norte. Pero ano yun, tawag dun windmill. At pag umihihip ang hangin, pinapaikot niya yun, kumukuha kami ng kuryente doon. Kaya kahit papano, kahit na may brownout pa rin dun sa amin, bawas ng konti. Kaya masasabi natin, kung nasolusyonan natin ang problema ng kuryente sa Ilocos Norte, kaya rin natin solusyonan yung problema niyan sa buong bansa. Hahanapan natin ng magandang solusyon at gagawin natin ay tuturuan natin ang ating mga opisyal na magplano ng sa ganun. Hindi tayo umaakot sa krisis bago gaganaw. Kaya po, malakas ang loob ko, tumayo sa inyo lahat, sa harap ninyo lahat, at hingiin ang inyong suporta para sa darating na halal. Dahil masasabi ko po naman na ang aking mga binabanggit ay hindi lamang salita. At may pagmamalaki ko na meron na akong performance, meron na akong record na ipapakita. At sa ganung paraan, malalaman po ninyo na sa unang oras pa lang, ng unang araw, kung ako'y pararin ang upo bilang senador, ay alam na natin kung ano yung gagawin. Alam na natin kung ano mga pangangailangan at pinaka-importante, alam na natin ang mga solusyon dyan sa mga problema. At alam na natin kasi, at nakausap na natin ang mga kababayan natin, at alam ko kung ano ang kanilang mga iniisip dahil nga sa aking karanasan sa local government. Kaya, sana po, ito pong aking mga ating adhikay, ito pong ating layunin at ipinaglalaban na para pagandahin at maging hawain ang buhay ng ating mga kababayan. Sana po, sa inyong tuluyang suporta, sa inyong tuluyang pagtulong at pagkakaisa sa likod ng inyong labang lingkod, ay tayo po, gagawin natin ang ating mga pangarap para sa Pilipinas. Gagawin natin lahat yan, ay gagawin natin katotohanan. Maraming salamat po.